GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Pagulong Arroyo, maaari pa rin magtalaga ng susunod na Chief Justice ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Presyo ng mantika sa ilang palengke, tumaas ng hanggang 4 piso. Presyo naman ng manok, gustong ipako sa 120 pesos kada kilo. Iba't ibang pampalamig na ibinebenta sa lansangan. Tiyak bang ligtas? 3,000 tableta ng pampakalma na sabat sa bypass operation sa Makati. Senator Richard Corton at Brother Eddie Villanueva, binalaan ng COMELEC dahil sa naglalakihang billboard. Sagot ng dalawa. Bakit sila lang ang pinupuntirya? Halos 500,000 college students gagraduate ngayong taon. May makukuha kayang trabaho? Sa Japan, washing machine para sa mga aso. Sa Makati naman, may hotel para rin sa mga alagang aso. Rich Velasquez Twitter account. Pino na ang pag-awit ni Arnel Pineda ng lupang hinirang. Sa Asia Songbird kaya ito? At Rochelle Pangilinan, may bago raw pag-ibig. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po. Maaari pa rin magtalaga si Pangulong Arroyo ng kapalit ni Chief Justice Renato Puno na magre-retiro sa May 17. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema. Controversial po ang usapin yan dahil may tinatawag na appointment ban ngayong panahon ng eleksyon. Hindi pa ho pinag ang desisyon na yan ng Korte Suprema. Maaari pa magayon ang tinatawag na motion for reconsideration. Nakatutok si Chino Gasto. And the issue of whether or not the president, the incumbent president can appoint, you're right, you can say that it is 9-1. Because there's only a lone dissenting opinion. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Lucas Bersamin, hindi raw sakop ng presidential appointment ban ang posisyon ng punong mahistrado maging ang iba pang mababakanting posisyon sa Supreme Court. 8 iba pang mahistrado ang sumang-ayon dito. Si Justice Conchita Carpio Morales lamang ang nagbigay ng dissenting opinion habang sina Justice Antonio Eduardo Natura at Presbitero Velasco ang nagsabing di raw napapanahong pagdesisyonan ng issue. Nag-inhibit naman sa botohan sina Chief Justice Puno at ang dalawang pinakamatunog na papalit sa kanya na sina Justice Antonio Carpio at Renato Corona. Balak naman maghain ng apela ang Philippine Bar Association, isa sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema para mapigilan ng tinaguriang midnight appointment. Bukod sa minadali raw ang desisyon, wala ring oral arguments o mga kinumbidang constitutional experts para magbigay ng opinyon. I hope my fears will be wrong, no? That this is part of a grand design to prolong the stay of the incumbent in Malacañang. Naging kontrobersyal ang usapin dahil ngayong lamang matatapat ang retirement ng isang punong mahistrado sa loob ng panahong sakop ng election ban. Kung sino man ang mapipiling susunod na Chief Justice, siya ang mamumuno kapag umupo ang Korte Suprema bilang Presidential Electoral Tribunal sakaling magkaroon ng protesta sa eleksyon. Dahil pinapayagan na ng Korte Suprema ang Pangulong Arroyo na pumili ng susunod na Chief Justice, inatasan na rin ito ang Judicial Bar Council na isumiti na ang listahan ng mga nominees bago mag-May 17. Nangunguna sa 6 na nominees ng Judicial Bar Council, sina Justice Carpio at Corona na pawang pinakamatagal ng miyembro ng Korte Suprema. Chino Gaston, nakatutok, 24 Horas. Sa iba pong balita mga kapuso, konting higpit po tayo ng sinturon. Sumipa na hanggang 4 piso ang presyo ng mantika sa ilang palengke. Posible raw masundan pa ang pagtataas presyo na yan. Nakatutok si Bernadette Reyes, eksklusibo.
Base sa price bulletin ng Bureau of Agricultural Statistics, 2 piso ang itinaas sa kadalapad ng mantika sa ilang retail outlet tulad sa Pasig Mega Market. Ang isang long neck naman na dating 36 pesos hanggang 40 pesos na sa ilang palengke. Bali isang ganito minsan 700 na sa lata. Dati ho ba magkano? Dating 6.20. Nung last week lang po tumaas, gada isang lapad, piso ang tinataas niya. Sa long neck po? Ganun din po, piso. Aabot daw po na 1,000 isang container. Kaya para makatipid, makailang ulit na ginagamit ni Rose Henita ang mantika. Pagka medyo maganda pa po yung mantika, pwede pa po nila gamitin. Ayon sa mga retailers, inabisuhan na raw sila ng mga dealers sa muling pagtaas ng presyo ng mantika. Kaya naman humanda na raw ang mga mamimili sa piso hanggang 2 pisong dagdag sa presyo ng mantika sa susunod na linggo. Pero ang branded na mantika na mabibili sa mga supermarket, hindi gumalaw ang presyo. Ayon sa Coconut Oil Refiners Association o samahan ng mga malalaking kumpanya na nagmamanufacture ng mantika, mahigit 1 taon na raw silang hindi nagtataas ng presyo kahit pabago-bago ang presyo sa pandaigdig ng merkado ng Kopra, pangunahing sangkap ng mantika. Malaki ang kami kung bumili ng Kopra, so hindi naman karakaraki ina-adjust namin. Kung mayroong pagkakataon na ma-stock pa naman kami, eh ginagawa namin ay by batch ang pag-price namin, yung mga pang-deep out. Erratic talaga yan kasi sumusunod sila sa fluctuations ng price. Makakatipid ka naman ng hanggang 10 pesos kung bibili ng manok. Ang manok na dating 120 per kilo, 110 na lang. Kanong pa sa farm, binababaan din ganap. May price control naman tayo, di ba? Ayon sa United Broilers Raisers Association, naaayon lamang ito dahil nananatiling mababa ang farm gate price ng manok. Palagay na 70 pesos yung live, plus 30 pesos, 100 pesos lang ang puhunan eh, sa dress na manok. Anything above 100, may kita na sila. Kahapon, pinulong ng Department of Agriculture ang mga chicken producer at retailer. Kaya raw nilang panatilihin ang presyo ng manok ng 110 hanggang 120 pesos kada kilo. Bagay na isasanggunin sa DTI bago magpalabas ng bagong suggested retail price. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ito pa ang isa. Nagtaasan na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 50 sentimo kada litro ang dagdag singil sa gasolina, sa diesel at sa kerosene. Naunang nagtaas ang Chevron at Sea Oil kaninang hating gabi. Sumunod ang Total at Eastern Petroleum. Magtataas din ang Phoenix Petroleum. Ito na ay 3 sunod-sunod na oil price hike ngayong buwan. Sa kabuuan, 2 piso kada litro ay tinaas ang gasolina, piso at 50 sentimos naman sa diesel at kerosene. Oso na naman ngayong taginit ang halo-halo, ice cream at iba pang pampalamig. Marami sa kanila ibinebenta sa mga lansangan. Ang tanong, ligtas ba ang mga yan? Yan ang tinutukan ni Julio Segovia.